Wala nga po nang mapabigyan ang request ni Anthony Davis na mapapunta sa Los Angeles Lakers noong summer. Palagi nila nga pong nagpi-play safe si Davis patungkol sa kanyang nalalapit na free agency. Marami nga pong umaasa at nag-a-assume na babalik ang big man sa Los Angeles Lakers sa darating na off-season. Pero kapag di na nga po ito nangyaring, magiging free agent na nga po si Davis. At yan nga po ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating bagong video. Dahil ayon nga po sa nakuha nating balita ay napakalabo na nga pong mag-agree si Anthony Davis sa isang newly extended contract sa koponan ng Los Angeles Lakers kapag pumatak na ang buwan ng July sa susunod na taon. Mga idol, bago nga po tayo magsimula dito ay huwag niyong kalimutang bisitahin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Please follow at ilike nyo na rin. Naibalita na nga natin dito sa ating channel na parang hindi na nga po nagiging masaya si Anthony Davis sa ginagawa ngayon ng kanyang koponan. At pwede na nga itong makapag-apekto sa nalalapit niyang free agency. Inilahad nga po ni Bobby Marks ng ESPN ang buong detalye kung paano magiging free agent si Anthony Davis at bakit nga ba siya aalis sa kanyang koponan na Los Angeles Lakers pag natapos na ang season ito. Medyo ayon nga po sa nakuha nating balita ay lumalabo na nga po ang posibleng extension ni Davis sa kanyang team. Ngunit sa darating naman nga po na January 7 sa susunod na taon ay ang unang araw naman kung saan maaari nang magbigay at mag-sign si Davis ng bagong kontrata para sa Los Angeles Lakers dahil ini-waive nga po niya ang kanyang trade bonus matapos umalis siya sa New Orleans Pelicans para pumunta ng Los Angeles Lakers. Sa hindi nga po nakakaalam, napapunta nga po si Anthony Davis sa koponan ng Lakers noong nakaraang June sa pamamagitan ng isang trade at isinakripisyo nga po ng koponan ng ilang mahalagang assets kagaya ni Lonzo Ball, Brandon Ingram at Josh Hart upang makuha lamang siya. Ibig sabihin mga idol, sa madaling salita, kinailangan mo na nga po ng magkabilang panig na maghintay ng 6 na buwan upang makagawa ng bagong deal para sa kanila. Sa darating na January 7 nga po ay eligible na nga po si Anthony Davis na makapag-sign ng 4-year $146 million contract kung hindi naman pwede naman siyang maghintay hanggang sa darating na July next year para makakuha siya ng mataas-taas na kontrata na umaabot ng 5-year $202 million para sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po hindi pa nakapag-commit si Davis sa team dahil wala pa nga po siyang ina-announce na babalik siya sa Lakers next year, umaasa naman nga po ang buong liga na makikita pa rin nating nakasuot ng Lakers jersey si Davis sa mga susunod na season ng NBA. Lalo pat nakabuo ang Lakers ngayong season ng lineup na makakapag-compete para sa titulo ng pagiging kampiyon ngayong 2019-2020 NBA season at isa pa, napakalakas pa rin nga pong posibilidad na bumalik siya sa team dahil iyong nabanggit nating magiging bagong kontrata ang Lakers ay ang pinakamalaking kontrata na makukuha niya sa kahit anumang team at higit sa lahat ay wala nga dyan makakapagtapat ng offer ang ibang teams sa NBA. Medyo maswerte-swerte nga po ang koponan ng Los Angeles Lakers dahil napakaliit lamang ang kompetisyon sa darating na summer pagdating kay Anthony Davis. Wala rin nga pong iba pang team sa NBA ang makapagbibigay kay Davis ng panalong sitwasyon maliban sa Los Angeles Lakers. Hindi pa nga dyan nakakasali ang pagiging napakalaking market ng city ng Los Angeles ng mahalaga para sa karera ni Anthony Davis. Medyo may pagkakataon pa rin nga po na babalik siya sa team ng ilang season ngunit kung hindi nga po masunod ang gusto niya at hindi siya matuwa sa kahihinatnan ng kanyang koponan, ang pag-sign nga po ng kontrata sa ibang koponan ay mas lalong siniseryoso at ang pinakamalipit nga pong koponan na maaari niyang mapuntahan ay ang koponan ng Chicago Bulls na ayon mismo sa kanya ay gusto niyang sunod na maging sunod na destinasyon. At kapag nawala nga po si Anthony Davis sa koponan ng Lakers ay siguradong hindi na nila maimamatch ang pace ng nagawa nila ngayong season. Marami naman nga pong team ang siguradong magti-take ng risk upang makuha siya kahit isakripisyo pa nila ang kanilang mga players dahil si Davis nga po ay isa pa lamang 26 years old na nag-average ng 27.9 points, 9.4 rebounds and 3 assists per game sa kanyang 49% shooting at ang magiging first offensive option ng team na makakakuha kay Davis mula sa koponan ng Los Angeles Lakers. So that's it mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, I'm your J-Zone TV. Don't forget
to like and subscribe mga idol. Maraming maraming salamat po sa panonood. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.